mga napapanood ko. Baka daw mga... Lalo na yung... Lalo na kunya niya si... Si Mars. Tayo magkaroon ng pangalan. Magkaroon ng pangalan. So, ilang nagawa ng reaction. So, alam mo kasi... Yan, ang daming mga reactor na... Yan, dumarek ka ako kagabi, di ba? Salita ng mga... Pinaan sa akin, pinabato, noon at noon pa, yung mga natin hindi. Na-evident ko na nga, binalik ko na. Ganun at ganun pa rin. Yung live na yun, yung reactor na isang babae. Yung kagabi. Ganito kasi yan. Hala, Ate Melanie may sinisi sa pagkuha niya kay Rina. At ito po ay isa sa mga dahilan kung bakit persigido at gusto niya niyang alagaan ang kanyang anak. Kaya ngayon ay ating malalaman kung sino ba talaga ang may utos sa kanya para kunin si Rina. At bakit nga ba niya kinuha si Rina ng ganun-ganun na lang? At bakit mabilis niya itong inaksyunan, kanyang kinuha? Well, dito ating nalalaman mismo sa kanyang bibig mga kalingap. Pero bago ang lahat, ay isang pagbati at pasasalamat po sa ating ama na si Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at Kalingap Rab, at paunawa lang po. Ay sana patapusin niyo muna ang kabuuan ng videong ito. At isang pasasalamat sa lahat ng mga viewers at supporters na nakasuporta at nakasubaybay sa aking YouTube channel. Dito ngayon mga kalingap ay mismo ating nalalaman sa bibig ni Melanie. Na sila pala talaga ang may dahilan para kunin niya si Rina. Ito ay isa sa mga nasa likod niya at para mag-engganyo sa kanya. At para mismo sa sarili na lang nila ay pabahayan or paggagamutan. Si Rina mga kalingap, kung ating mapapansin, sa mga hindi legit na reactor. At kunwari na solid supporters ni Rina, ay sila mismo ay tumanggi na sila ang nasa likod ng pangwawakwak ng ating prinsesa. Pero ito ngayon ay atin ang malalaman kung sino talaga ang nasa likod nito. Dahil si Ate Melanie na ang nagsabi mismo na dahilan kung bakit siya ay talagang sumama ang loob sa kanila. At pilit na kinukuha si Rina, pero maliwanag dito sa sinabi ni Ate Melanie. Na hindi ang kalingap ang dahilan para siya ay mag-trigger. At pilit na kukuhanin si Rina, bagkus ay siya pa nga ang mismong personal na nagpapasalamat. Kay Kuya Val at sa lahat ng mga kalingap partners. At reactors at kahit kay Ate Roda ay nagpapasalamat din siya pero ito ay hindi niyang mapigil ang sabihin. At banggitin ang pangalan, kung sino talaga ang nagsabi at nagbigay sa kanya ng suggestion para kuhanin nga ang ating prinsesa. Kahit sa mga hindi legit na reactor at mga kunwari nagbibigay ng reaksyon kay Rina, ay tinanggi rin nila na sila ang may dahilan kung bakit kinuha. At nasa poder na si Rina ng kanyang mama. Kung talaga matalino at makukuha niyo ang senaryo dito, ay atin talagang malalaman na sila talaga ang mga nagsasabi na kukunin na si Rina. Hindi pala totoo na marami siyang mga inaalagaan na sarili niya itong pinanggalingan at parte ng baboy na ito dahil kung sasabihin kasi daw niya na hindi niya kayang buhayin si Rina ay baka nga mangyari ay hindi na nga ibibigay ng dude si Rena kaya sinunod na lang niya ang sabi ng mga nasa likod nito at kunwari na hindi siya tutulungan. At sasabihin na lang na siya mismo ang mag-aalaga kay Ryda dito pa lang ay nahuhuli na natin agad si Melanie. Dahil kung tutusin ay hindi pa talaga niya kaya nabuhayin si Rina. At kahit sa sitwasyon at kundisi niya ay mahihirapan talaga si Ate Pelani at baka humantong nga ito sa mag-back to zero na si Rina. Kaya isa lang po ang sinisisi niya rito, walang iba kundi ang mga nasa likod ng pang-iingganyo sa kanya at pilit na sinasabi na kukuhanin na nila. Or niya si Rina mga kalingap, kayo mga kalingap. Sana ay magbigay kayo ng inyong komento, reaksyon, at suhestyon, para ating malaman ang inyong saloobin, at damdamin para makarating sa Kalingap Team, at magawa ng aksyon ang ganitong sitwasyon. Bago ko po tapusin, ay isang mapagpalang araw mga kalingap, lalo na sa lahat at sa ating ama, na si Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at Kalingap Rab. Maraming salamat po. Sa totoo lang po, hindi po yung 1M at Aruda ang mga
sila tasyon. Ang pag-usapan natin. Ano po, kaya ko naman po. Kaya ko naman po at lahat po. Yung amo ko po ay mabait. At saka po nag-aalagaan mo po kami ng baboy. Sa amo ko, apat na baboy pong inahin. Ibawat isang anak po, meron po kami baboy. At saka po yung asawa ko, rano naman po yan. Saka po tuwing ano, may partiyan po yan. Pulsyon naman po yan. Kaya sa ano po, sa isang linggo, dalawang beses po siya nagpapartiyan. Magpapagamot sa safe talks, sir mo, magpapacheck up. So, may idea ka ba kung gaano ang kalaki ang babayaran sa safe talks? Ano daw po, ang sabi daw po, una, for 5 ang ibibigay po at ano ay, sa aparato lang daw po yung rina. Tapos, ang sabi po, ano, baka daw po abutin ng mga 30,000. Alam niyo po ba kung paano ang patakaran para magpacheck up sa safe talks? Magtaano po ako, magtatanong-tanong nga po ako. So, pero yung po natanungan ko, yun daw po ang sabi sa akin. Sino yung natanungan? Yung natanungan ko po doon sa ano, Maynila, sa Tia Avis po. Sa? Sa Maynila po. Sa Maynila? Sa Tia Avis po. Sa St. Luke's mismo, nagtanong siya. Oo. Si Tia Avis po yung pumunta ng Las Piñas. Oo. Yan po po yung. Kaya nga po, kung ano man po, doon po kami muna titira sa Maynila. Sa Maynila? Oo. Sa... Para hindi na po kami mangupahan. Kung nasa wala mo po ako, ano doon, no, paaba kami. So, kasi, ano pa ako kasi, pagkakaalam ko dyan, pagka sa ganyang specialist ng doktor, mag-i-schedule muna yan. Oo, may schedule na nga po, ano, kailangan daw po 18, makaalis kami, at 19 to 20, yung pang-schedule nito, kung so, alin po doon sa dalawa. So, kaya niyong bayaran right away yung 30,000 na sinasabi? Hindi po, kaya lang po, may hiraman lang po kami doon sa amo ko. Opo, meron naman po kami yung ano doon, kung saan may ipon naman po ako doon. Kaya lang, kaya ano ko na rin po doon saan. Kaya pinapahiraman po kami. Pinapahiraman. Opo, at kung sa ano, apat na baboy man po yung nanganak, yun po ang ibabayad ko. Okay. So, doon mo kukunin yung financial support. Oo, saka po, yung mga dagdag po na ano nito, at sa hindi po naman po ay yung dalawang business. Kundi po Martes, Merkulis, kapartihan mo po sila lang, hindi po nga babasa. Kasi after ng sinasabi mong pa-check up sa St. Luke's, ang tagal yun daw po yun. Yung second opinion. Oh, second opinion kasi yan ang tawag dyan. Ngayon, third opinion na. Pagkatapos niya, meron niya mga... Ibig sabihin nung tatlong beses na nang pa-check up yan. Sabi nila second. Ang dami kasi mo, one hour. Kaya ayaw ko na rin kasi Kuya Miel na doon sa mga napapanood ko. Sabi, baka daw mga... Lalo na Kuya Miel si Mars. So, ilang may gawa ng reaction. So, ano kasi, yan. Ang daming mga reactor na yan, dumirekta ako kagabi, di ba? Salita ng mga binaan sa akin, binabato, noon at noon pa, yung mga nakirigil. Naibigay ko na nga, binalik ko na. Ganun at ganun pa rin. Yung live na yun, yung reactor na isang babae. Yung kagabi. Ganito kasi yan.